Magandang araw sa inyong lahat mga madam at mga sir. Halina at samahan niyo na ako sa pagbasa ng mga sign na ito kung saan nakuha ng kasamahan natin sa ilalim. Kaya pinamagatan ko itong Gold Bar Pile, Deadly Trap Marker, Fountain Pit Under Assessment 355. Para rin madagdagan ang inyong alaman kung sakaling maka-encounter kayo ng ganitong mga klaseng sign na napakaklaro at hindi naman ito gawa ng kalikasan. Ngayon, umpisahan na natin. Ganito yan. Ang unang hugis, number 1, bantayanan ito. Base sa forma niya, hugis ng batong ito, klaro naman talaga siya na hugis bungo. Ibig sabihin, pag bungo mga katiits or bungo ng tao na ginawang replika ang batong ito, nangangahulugan ito na may deadly trap or nakakamatay na trap na nag-aabang sa ilalim kung saan nandoon ang deposito. Yan ang unang meaning. At ang pangalawang meaning naman ito, kung mapapansin ninyo, nandito ang bibig niya sa baba. At klaro naman na may nakaukit, nakabalagbag, kung saan ito na rin ang mga ngipin niya. Ang guhit na yan, klaro mga katitso. Nangangahulugan ito na ang deposito, mga nakapile na gold bar. Ayan ang pinaka number to natin. Isa-isahin natin ito para maintindihan talaga ni sir kung ano ang ibig sabihin ng bawat marker, ang mga simbolo, ahulugan, kung ano ang mga meaning. Kung mapapansin natin sa bandang taas, gold bar marker na nakapile, nandito sa taas ang pinakailong niya, triangle. Sa madaling salita, nandito na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo sir, ang ibig sabihin nitong ilong, nasa malaking bato or tinakpa ng malaking bato, matigas na bagay, mga siminto, ang mismong target area kung saan nakapile ang gold bar sa ilalim. Base dito sa pagkabibig niya, nasa ilalim ng bato ang target area. Location, pang-apat, dito na tayo sa pang-apat, kung saan matatagpuan or kung paano masusundan ang target area. Kung mapapansin natin, nandito ang mata. Nangangahulugan ito sir kung saan siya nakatingin. Nandoon ang daanan, dalawang butas. Daanan ang ibig sabihin niyan. Kung saan nakatingin, nagpapasunod pa ito sa location na may bato na malaki, takip, pwede. Mga simintong nakaharang sa ilalim, pwede. At nandyan ang deposito sa ilalim. Iguhit natin. Mata. Gumamit tayo ng ibang kulay. Andito yung mata. Daanan, nagpapasunod sa location. Sa unahan, matatamaan mo ang bato. Matigas na bagay, siminto, pwede. Sa ilalim niyan, andyan yung target area. Subalit, kung ibalik natin sa pinaka number 1, tulad ng sinabi ko kanina, na ang buong hugis niya ay parang bungo, bungo ng tao or replika. Ang lahat ng ito, sakop, daanan, ang bato na matigas, natakip, pati ang gold deposit na sa loob ng mukha or bungo. Nangangahulugan ito sir na huwag magpakampante pag susundan ninyo ang direksyon ng mata niya dahil nandyan mismo ang trap or poison trap, mga deadly trap, mga bomb trap,
lahat ng trap nandyan mismo sa location na yan. Simula sa mata, takip at deposito. Yan ang final assessment trading ko dito sa buong hugis ng batong yan. Nagpapasunod pa yan. At dito naman tayo sa kabilang illustration. Kung mapapansin natin mga katits, klaro ang tatlong butas na parang mata at ito yung bibig sa baba. Subalit ang batong ito, ang pagkasabi nila sa akin, iisa lang sa batong nauna. Sa madaling salita, nasa bandang likuran ito. Ibalik natin. At ito naman ang nasa harapan. Sa bandang likuran niya, ang sign na ito. Ngayon, ang unang meaning nito, sir. Kahon, pabak siya, klaro naman. Tatlong butas. Nangangahulugan nito na may sinasabi siyang object. Number one yan. Nagsusuporta ito sa mismong harapan kung saan nakaharap ito. Sinusuportahan siya sa likuran niya na may object daw. Ngayon, ang ibig pang sabihin maliban sa object or meaning niya, number one yan. Ang pangalawa, tanggalin muna natin lahat para maintindihan talaga ni sir. Pangalawang meaning, ang target na sinasabi ng batong ito, side of rock or hole. Yan ang meaning niya. Sa madaling salita, tama ang sinasabi sa harapan kung saan ayan, magkasama sila, kabilaan, likod at saka harap. Dahil sinasabi niya sa likuran, nasa side ng rock or hole. Malamang pagdating sa unahan, makakita ka ng malaking bato. Kung hindi man malaking bato, malaking butas na sa gilid ang entrada. Ganun pa man, ang sign na ito, nagsusuporta lang ito sa mismong harapan. Ayan ang general meaning yan. Pero kung ganito ang forma niya, combination meaning pa rin ito ng trap. Alam niyo bakit mga katits? Pangatlo natin. Dahil kung ang pabax na hugis may naka-engrave na mga cross, ito lang butas ito eh. Kaya butas talaga ang tinutukoy nito sa unahan. Kung hindi man butas, may bato. Nasa gilid ang object. Baka sa entrada pa lang ng tunnel, may makukuha na kayong deposito or giveaway deposit. Kung ganito ang klaseng or ganitong klaseng pagka-engrave, ibig sabihin, bomb trap yan mga katits. Pero dahil pabutas siya, combination meaning pa rin ng poison trap. Ang daanan na tinutukoy niya, may kaakibat na poison. Kung saan pagdating sa unahan, makakita ka ng bato. Kung hindi man bato, ang pagkasabi niya, hole or butas, nasa gilid ang object. Sa madaling salita, sa entrada pa lang. Dahil pagdating dito, nandito yung pinaka-tunnel sa ilalim. Tanggalin natin. Sa ilalim ng bato, nandyan yung mismo entrada. Pagdating sa ilalim, ito yung object na nakapile. Pero dito pa lang sa entrada, sa mismong bato, sa gilid ng bato, may tinutukoy siyang maliit na deposito. Yan ang pagkakaintindi ko. At ilipat naman natin sa kabilang illustration. Kung mapapansin natin mga katiits, para siyang style garapon, mga sinaunang garapon. Ayan. Pero, ganun pa man, ginawa siyang marker or sign marker or palatandaan. Ang meaning nito,
pag ito ang kukunin natin sa taas, ayan lang, nangangahulugan ito ng or nangangahulugan ito na monument. Monumento, ibig sabihin, may kabaong, may pansyon, may nitso sa ilalim pag ito lang ang kukunin natin. Bandang taas, ayan. Pero, kung buong hugis ang kukunin natin, number one yun, monument, buong hugis, nangangahulugan ito na ang deposito na tinutukoy niya ay Buddha. Alam niyo ba bakit na magkahiwalay? Daanan ang tinutukoy nito. Andyan yung isang target, andito ang isang target. Kung i-convert natin ito sa stone map, nandito ka nakapuisto. Daanan ang tunnel. Ayan yung daanan niya. At kabilaan, isa, dalawa. Nandito ang mga target area. Nagsasabi na ang buong hugis niya layout ng tunnel papunta sa ilalim. Yan ang pagkakaintindi ko sa batong ito. Dalawang object ang tinutukoy niya. Siguro ito ang pinaka main load sa ilalim. Base dito sa daanan na ito papunta sa ilalim, nagsusuporta ito sa sign na ito. Ayan, dalawang daanan papunta sa ilalim. At ang gitna, nandyan ang pinaka main load or main deposit sa bandang baba. Kasi kung iguhit natin, mata, nandito ang pinaka ilong niya na naka-triangle doon sa kabilang marker. At nandito naman ang bibig. Nakaganyan ang style. Pwede. Kasi doon pa lang sa kabila or taasan natin ang pagguhit para medyo malapit-lapit. Dalawang target, bandang ilong, nasa side daw or sa gilid. Ito yung ilong na naka-triangle. Ito naman ang bibig na naka-pile ang deposito. Ayan. Kung ibalik natin dito sa unang paliwanag ko, ang sinasabi nito ay may target sa side. Kung ibalik naman natin dito sa unang basa, kung mapapansin natin ang ilong na yan, naka-triangle, ibalik natin dito sa nauna, nandito sa taas ang dalawang target na nasa side. Reverse ito mga ka-teach. Ayan, ibig sabihin, nandito banda sa taas niya ang dalawang object. Pero dito, wala kang makita. Kung hindi, ito lang ang mata ang nagtuturo sa location. Makatama ka ng bato sa unahan. Pero sa gilid ng batong yan, triangle, bato, nandyan ang dalawa palang object at ang target na nakapile nasa ilalim. Ganyan ang pagkakaintindi ko. At ilipat natin sa sign na ito. Kung mapapansin natin, another pabox na naman. May cross sa gitna at may guhit sa gilid. Ang kahulugan nito, sir, pudigo, above or ahead. Combination meaning inward. Mag-abante ka muna. Pagdating sa unahan, nagsisignal na siya na may object sa taas. Naku, ayun na nga siguro. Kasi lahat ng mga sign tulad nito, nagtuturo ito ng daanan, abante. Pagdating, may sinasabi siyang target sa taas. Ganon din dito. Mas lalo na ito. Daanan, abante pa ilalim. Pagdating sa ilalim, nasa nakabisible dito ang target. Ito yung ilong. Nasa taas ang target. Ganon din dito sa sinabi sa
sa'yo na ito. Pag nakabante ka, bantayan mo na ang bandang taas. Nako, yun na siguro ang dalawang target kung matamaan ninyo ang malaking bato na takip papunta sa min deposit sa ilalim. Ayan ang assessment trading ko dito sa side na ito. Dito naman tayo sa kabila. Kung mapapansin ninyo mga katits, klaro talaga siyang hugis pagong. May buntot, katawan. Ito yung pinakakatawan niya at nandito ang uluhan niyang nakatingala. Nako, kung nagpapasunod man ito sa ilalim, may sinasabi siyang target sa taas. Kung mababantayan natin, nakatingala siya. Hindi magkalayo doon sa mga naunang sinabi ko na ang pinaka-min load may target sa taas na dalawa. Ayan ang assessment trading ko doon sa nauna. Pero kung dito tayo, pagbasihan natin ang load lock position, may tinitignan siyang parting taas. Pero ang pinakakatawan niya nasa bandang baba, nakatingala ang bandang uluhan. At ang forma ng katawan niya, parang style ito, cube type deposit, nasa loob ng kuibang matigas, gawa siya ng simento or bato. Nandito na siguro ang nakapile na depositong ginto. Ayan, gold bar. At may target pa sa taas, base dito sa pagkapagong niya. Meaning, toward treasure, may combination with trap. Ayan ang ibig sabihin ng pagong na ito. At ilipat naman natin sa kabilang illustration. Nako, meaning nito mga katiits, pulidong cube or solid na kuweba pang ganitong klaseng pagkagawa. Wala siyang crack, para siyang pagong pa rin pero walang paa, walang ulo, parang pagong na natutulog. Combination meaning ng trap, bam trap. Pag ganitong klaseng pagkagawa, sleeping turtle, natutulog na pagong. Ang trap nito ay bomba or bam trap. Pero nandyan ang mismong deposito, replica lang ito na kailangan ninyong mahanap. Ayan ang final assessment trading ko dito. Napakagandang sign ito, ang nakuha nilang mga sign sa ilalim. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin mga katiit, sana nabigyan natin ng gabay ang isang kasama natin at maintindihan niya ang mga ibig sabihin ng nakukuha nilang sign. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katiits.